Tanghali noong ika-25 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, umagaw sa pansin ng ilang residente sa Area B, Talanay, Barangay Batasan Hills sa lungsod ng Quezon, ang isang babae na lumabas ng bahay at humihingi ng tulong. Halika rito! Hindi mo kaya tapos! Halika! Sa pagitan naman ng alas 12 ng tanghali at alauna ng hapon, isang 3 taong gulang na batang babae ang napansin ng mga residente na lumabas mula sa parehong bahay. Ano sa'yo, Sofia? Pabili nga po ng isang sigarilyo. Bumili ng sigarilyo ang bata sa kalapit na tindahan at nasambit ang nakakagulat na mga salita. Sinabi nung batang babae sa tindahan, pinatay na daw yung mama niya. Ang batang ito kung anong pinagsasabi? Bandang alauna ay 15 ng hapon. Lalo pang ikinagulat ng mga residente ang paglabas sa kalsada ng lalaki habang bitbit ang isang baril. Hawak na ng lalaki ang batang babaeng unang namataan na bumili sa tindahan. Kasama yung bata, dala-dala yung baril, yung caliber 45 na baril. Palaad-laad yung lalaki doon sa paligid. Hello sir, may lalaki po dito sir. Mukhang hinostage po yung bata eh. Sir, pakibilisan lang po. Delikado po kami rito. Naalarma na yung mga kapitbahay hanggang sa may witness tayo na taga-barangay na tinawag sa barangay Batasan Hills dahil may hawak na siyang baril. Dahil lalo na alam nila na namamaril yung tao na yon. Alauna 15 ng hapon, nakarating na ang ilang tauhan ng Barangay Batasan Hills sa kalye ng Arba kung saan may iniulat na nangyayaring hostage taking. Sa cellphone video na kuha ng isa sa mga tanod ng barangay, makikita ang isang lalaking walang damit na pangitaas. May hawak na baril sa kanang kamay habang akay-akay ang isang batang babae. Pagdating namin dito, siya na nga ho yung nakita namin na may hawak ng baril dito sa area na yan. Hindi kami makalapit dahil nga may hawak-hawak na baril. Habang naghihintay ng responde ang mga tauhan ng barangay, subong kausapin. Sige sir. Isang residente sa lugar na nakapakilalang pulis ang sinubukang makipag-usap sa lalaki. Pare, di ba kilala mo naman ako? Nagkainom mo na tayo, di ba? Pulis ako, pare. Ako bahala sa'yo. Hindi ka mapapahamak. Magtuwala ka lang sa akin. Bahala sa'yo, pre. May lumapit na isang pulis, naka-civilian. Sinurrender niya dahil kakilala niya yung pulis. Sinurrender niya yung baril niya. Bali, yung ginawa ng mga Station 6 personnel, kinausap siya at binigay naman niya yung baril. Doon na siya inaresto. Isang kalibre 45 baril ang nakuha mula sa kanya. Caliber 45, tampered yung serial number. Parang binura yung serial number niya. Possible na galing siguro sa naaw yung baril. Nailigtas ang bata at inakalang tapos na ang gulo. Pero lalong nagulantang ang pulis sa siniwalat ng paslit. Yung mama ko, sige, dadaling ko na loob. Nalaman nila doon sa bata na yung pinatay yung nanay daw niya. Kaya yung mga Station 6 personnel natin, pumasok sa loob ng bahay. Nailigtas ng mga pulis ang paslit pero nang pasukin nila ang bahay, nalantad ang isa pang karumalduman na krimen. Tapos ilaw. Agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay na itinuro ng bata.
Pagpasok namin, may mga bote ng alak, nakakalat. Sa pagmingi ng saklolo sa loob, di ka maririnig dahil maingay yung creek. Kaya possible na nagsisigaw yung babae sa loob, humingi ng tulong. Hindi naman napapansin ng kapitbahay dahil maingay nga. Ilang ebidensya rin na natakpuan ng mga pulis sa loob ng bahay, kabilang ang dalawang kutsilyo na maaring ginamit ng suspect sa krimen. Nakita namin yung kutsilyo tsaka yung butcher's knife na duguan dahil naapatong doon sa may kama. Yung kama puro dugo rin, soaked sa blood. Yung kitchen knife may haba siya ng 14 inches. Tapos yung blade niya nasa 7 inches. Tapos yung butcher's knife nasa 14 inches. Tapos nasa 8 inches yung haba ng blade niya. Ilang basyo ng bala ng baril na nakita rin ng mga pulis sa loob at labas ng bahay. Yung basyo ng bala nakakalat sa buong bahay. Meron sa sala, meron sa likod ng bahay, meron sa labas ng bahay, meron sa kwarto, sa kusina, kalat-kalat siya. Sa inilabas na autopsy report ng crime laboratory ng Quezon City Police District, tinatawag na decapitation o ang pagkakapugot sa ulo ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Kwento ng kapatid ni Hazel na si Grace, alas 3 ng hapon noong ika-25 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, isang tawag ang kanilang natanggap mula sa isang kaanak na nagsabing patay na ang kanilang kapatid na si Hazel. Pinagdesisyonan po namin na pumunta na kami ng Batasan. Ayun nga po, nakita po namin yung ate ko. Alam ko po nasaksak lang. Hindi ko po alam. Hindi po namin alam na pinugutan ng ulo yung ate ko. Grabe po, iyak po ako ng iyak. Halos imatayin nga po ako. Hindi ko nga po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko nga po siya matitigan ng musto eh. Kasi naawa ako sa ate ko.